Kung hindi to under kay commissioner, pero baka lang meron siyang ma-share. Pero feeling ko, bahala na siya sumagot. Pero isa sa mga viewers natin, si Noel Jacob, asking, katulad ng marami sa kanila, ay yung possibility of a Kai Sotto, no, doon sa league na, doon sa ipapadala natin. Pwede pa magsalita si Commissioner Willie? No, hindi ko alam eh. Pero, opo, tinitingnan po si Kai Sotto. Mm-hmm. Malaking bagay po si Kai Sotto. Kailangan po natin na mataas. Yeah. Kung nandiyan po si Clarkson na from NBA, kung yun na magiging ating import, hindi ko pa din po alam, magiging naturalized po, kailangan po natin na malalaki. Junmar, Japet, Kai. So, depende po sa magiging komposisyon ni Coach Chot. Pero, sigurado po, sa as of now, sa pagkakaalam ko, lalaro sa atin si Kai. Mm. Oh, yan. Nasagot na, ha? Noel Jacob, ha? Oh, okay. Actually, may mga concerns yung mga netizens natin, no? Sir Willie. Kung gusto nyo pong magkomento or magtanong, punta po kayo sa 1PH Facebook page o kaya sa YouTube channel. Dito sa YouTube, hindi ko nasabihin yung pangalan, pero may comment, no? We'll get your thoughts on this po. Get talents from other provinces, hindi puro PBA players. Nakakainis naman, ang dami na mas hungry to play for the Philippines than these PBA players. And also, change the coach? Yung sa mga players po, nag-i-scout po ang mga scout natin, ang mga coaches natin, hindi lang po sa Metro Manila, sa buong bansa. Mm-hmm. So alam po nila kung sinong pepede, kung sinong hinugna na pepede. Sa coaches po, yung kay Coach Chot po, ay nagkataon lang po na talagang siya na napasahan ng baton. Mm-hmm. Si Coach Chot po ay sundalo lang po na sumusunod kung anong ibigay po sa kanya para sa bayan. So, naiintindihan ko naman po yung mga netizens. Pero kami po, kung ano po ang sasabihin ng SBP, kung sinong coach, kung anong kailangan, all out, dun po kami. Kung anong sasabihin po sa amin. Tama, konektado doon, ano? Hindi lang natin nabasa kayo na yung SBP formed a local organizing committee composed of industry stalwarts po para po mag-prepare niya sa competition na yon. So, marami nito trabaho for this event. Oh, okay. Meron din nagtanong, nakakilala namin, tago na natin sa pangalang Mr. Tolentino. Sabi, may chance pa bang umabot naturalization ni Ginebra import Justin Brownlee para makapaglaro sa Gilas? Pinag-usapan din po namin yon. Tutulong po natin si Congressman Robbie Puno at si Senator Angara para yes, po doon. Yes. Alam ko may nakalatag na po kay Brownlee. Uh-huh. Pero hindi lang po isa. Ang pinag-uusapan namin, at least 3 to 4 naturalized para pwede pang pilihan. So, matagal pong proseso yon. So, minamadali na po ni na Senator Angara at Congressman Puno.